Hi guys! Good morning everybody! So, ngayon nagpre-prepare na ako ulit papasok sa trabaho. So, ready ko ng aking bag. So, ito aking bag. So, ang aking bag for today, sopas. And then, medyo nag-ano ko ngayon. Nagpa-try ng something new. So, ginagamit ko yung aking kamay ngayon sa mga bagay-bagay na kakaiba. Na hindi na the usual na ginagawa ko. So, lagay ko lang itong aking sopas sa aking bag. And then, ready na tayong pumasok. So, napainit ko na yung aking sasakyan. Dahil medyo lumalamig na ngayon. So, ngayon ay fall na dito sa Winnipeg. So, gusto ko din mag-try na ipakita sa inyo yung magandang mga puno na at mga dahon na mga dumidilaw na. So, check ring ilaw. Ayun naman. Oops, where's my key? So, ready na natin ang ating susi. Susi ng bahay. Susi ng kotse, syempre. And not to forget, mag-spray lang tayo ng konti. Konting pabango. Medyo malamig na ngayon. Pakitok sa inyo. So guys, ready ko lang muna para sunugin ko lang isa lang ang pintuan. See you later. Pasensya na kayo, medyo madilim. So, tara, malis na tayo. So, madilim na ngayon. So, nag-officially winter na nung September 22nd. So, madilim na ngayon and then malamig na rin. So, hindi na rin kaya na naka-scrub suit lang ako. Dahil talagang medyo malamig. And then, this morning, umulan kasi basa yung kalye. Land temp natin ngayon ay 12. So, ayan. So, tayo kaya una ulit papunta sa trabaho. Doon sa work. Ayan, di ba? Dilim na. Hindi katulad dati na pag nagbabiyahe tayo, medyo maliwanag. As in talaga maliwanag para pang umaga. And then ngayon, madilim na talaga. So, pakita ko sa inyo yung ating biyahe ngayon, ang ating panahon, ang ating kalangitan. So, let's go. Pakita ko sa inyo. Medyo naambun ngayon ng konti. Madilim pa. Siguro magsa-sunrise mga around before 8 siguro. Mga ganun. So pag umaga, makikita nyo sa susunod na video, kung makikita nyo pag umaga, ang ganda ng mga puno dahil nagaano na sila, nagkukulay gold na, dilaw na yung mga puno, mga dahon. And then, nag-start na rin silang mag-fall. So, nagtataglagas na. And then, after that, alam nyo na, pag naubos na yung mga dahon, and then, pagdating ng mga November, December. Bali, nung unang dating namin dito sa Winnipeg, ano siya, ang yelo bumagsak ng November. So, tanda-tanda kayo, November 22nd ng
unang bumagsak yung yelo dito, year 2013. So, ano pa yun? Yung parang, yung malalaking patak ng, ano, ng yelo. Parang hailstorm. Parang ganun. Kasi mga malalaking piraso. Pero saglit lang, mga ilang minuto lang. And then, that time, ang yung unang-unang winter na sinabak namin ni Mr. M, ano, ang pinakamalamig that day o that year sa aking pagkakatanda ay negative 51. So, unang sabak namin dito sa Canada, negative 51 agad yung, ano, yung weather ng winter time. So, talagang malamig. So, maaga kaming namulat sa winter dito sa Canada. Hindi ba sa magsuot ka lang ng, ano, ng proper winter clothes, okay ka na. So, yun nga, syempre. Yung kalye, pag nag-yelo na, kailangan maingat ka. And sa morning, siguraduhin mo na magpainit ka ng sasakyan mo. Para hindi masira yung makina ng yung sasakyan. Mga 15 minutes sa painit, yun, okay na yun. And then, ano, mabagal ang takbo. Kasi, winter naman eh, acceptable na medyo mabagal pa. Huwag naman lang yung talagang sobrang bagal. So, yun nga. Sa pag-winter time, magpainit ka ng sasakyan, mabagal. As in, wag yung the usual na ginagawa mo pag summer time. And then, pag winter time, bago mag-stop light, mag-minor-minor ka na. Dahil yung nagiging aksidente, yung nagpapatakbo ng medyo mabilis ng konti, and then hindi sila nagbabagal, nagme-minor pag ano, pag nasa stoplight na. So that time, pwede magkaroon ng aksidente. Dahil madulas, di ba? Pwedeng while na nag-brake ka, pwede kang dumulas. And then pag winter time pa naman, once na binrake mo yung sasakyan mo, may tendency talaga na dudulas ka. Kaya yung brake mo, hindi pwedeng fully yung isang matindiang brake. Hindi pwedeng yung ganun. Kailangan brake ka ng unti-unti hanggang sa mag-stop yung sasakyan mo. Ganun yung proper ng pag-brake ng sasakyan. Para safe ka. So, ayun nga. Andito na ulit ako sa Arlington Bridge. Madilim. Madilim na madilim pa. Puro ilaw lang ng sasakyan yung makikita natin. Hindi katulad dati nakikita na natin yung ano, yung sumisilip na araw pa sunrise. So ngayon wala. Madilim na talaga. Madilim na ang ating kapaligiran. So talagang fall na, and then winter na rin. Ay nako. So biyahin muna tayo, guys.
is malapit na rin tayo sa ating trabaho. So, diba, dilim pa, din nyo pa ako masyadong kita, no? Dilim-dilim na, madilim-dilim na. So, pwede ko na rin ihanda yung mga winter jacket ko para sa future winter time. Kasi pag ano, after winter, nilalaba ko na lahat ng aking jacket and pinapasok ko na ulit sa isang aparador. Siyempre, makapal yun, diba? Kaya, kina-ready ko na ulit siya, lalaban ko na ulit, and then, i-hanger ko na ulit para ready na. Naka-ready na ulit ang aking mga winter jacket. Ayan. Nasa main street na ako. Smooth lang sana yung trabaho natin today, kagaya ng isang araw. So, kasi doon sa workplace namin, monthly nagro-rotate kami. So, yung limang healthcare aid, nagro-rotate ng bawat side. So, like in October, kung last month, medyo hindi ganun ka-heavy yung side ko. Tapos, dalawa lang yung machine ko. And then, ang paligo ko is from Tuesday to Thursday lang. So, ngayon, ang machine ko, 6. And then, ang paligo ko is 6 days a week. Oh my God, diba? Iba-iba talaga. Minsan, swerte ka doon sa side mo na konti lang yung trabaho. Pero it doesn't matter. Okay lang. Hindi naman kasi ako yung mga complain na tao. Basta trabaho, trabaho. Dahil lahat naman iikutan ng mga healthcare agents. So, ba't ka magko-complain? Yung next naman na susunod sa akin, maano niya din, may experience niya din yung ginawa ko this month. So, better not to complain. Wala masyado sa dictionary ko yung complain. Oh my God. Saan tayo pupuesto? Maganda. Kulang na konti. Piling ko wala ako sa linya. Silipin ko lang yung line ko. Medyo masikip. Kasi pag masikip, hirap. Ako yung nahihirapan sa pagpasok kasi merong wala silang pakialam kahit di ka makasakay sa sasakyan mo. Basta nakapark sila. Minsan yung ilang beses na nangyari sa akin na hindi ako makadaan sa ko. Sobrang luwag naman. Hindi ako makadaan sa aking pintuan dahil sobrang sikip. Alam niyo yun, yung papasok ng kotse mo, hindi mo mabuksan dahil sobrang dikit na dikit yung kanyang yung kanyang sasakyan. So, gagawin ko, diba? Ang hirap kaya nun. Ilang beses na nangyayari sa akin yun. So, ayun guys. Andito na ako sa aking parking. Dito sa akin. Andito na ako sa aming parking lot. And then, i-ready ko lang yung mga kailangang gamit. Ating ID. Ito sasabit ko pala ito. Buti na, hindi ko nalimutan. Ang aking parking pass. Para hindi ako, hindi matikitan. So, pinakaltasan lang ako nito monthly. Ay, monthly. Bi-weekly. Yan. And then, ang ating ID. Ready na natin. So, ayun guys. Thank you for watching. Sorry kung medyo madilim. So, see you again on my next vlog.
At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please like, share, comment, subscribe, and pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa bago kong video. Have a good day, everybody!